iba noon kaysa ngayon. Sa isyung pampolitika, nag-iiba rin. Sa style ng mga nagpapakilalang gustong maging leader ng bansa o gustong style ng government o style ng pagpapatakbo ng gobyerno, magkakaiba rin. At yan po ang dahilan kung bakit masasabi natin na ang galawan ngayon ng mga anti-Marcos o mas kilalang Duterte group, Duterte supporters, ay hindi ho talaga nababagay sa panahon. Kasi malinaw, mga kaibigan, sa nangyayari ngayon, masyadong pinipersonal nila, masyado nilang pinanggigigilan at atat na atat maghawak ng kapangyarihan. Lalo na po ngayon, may bagong statement na naman si Sara Duterte. Pero ayaw ko nang gamitin yung mga boses niya at saka yung ibang video niya kasi minsan ho talagang hindi karapat-dapat pakinggan. I-relay ko na lang po sa inyo. Total, hindi naman yun yung maididenay niya. O mag-deny yung man yung mga yan. Lagi naman ganun eh. Pag nagsalita na alam nilang masama ang dating, kinabukasan ididenay. Eh katulad itong sinasabi ni Inday Sara ngayon. Siya daw ang lehitimong presidente. Wow! Siya raw ang talagang dapat presidente noong 2022. Alam niyo kung ano ang kanyang pinagbabasihan? Wow! Natatawa talaga ako. Alam mo sabi niya, siya daw yung number one sa survey noong 2022. Before and during election. Diba? Sa tingin niyo yung ganong katwiran ay magiging basihan para sabihin siya ang presidente? Nagkaroon tayo ng eleksyon. At ang ibinotong pangulo ay si Bongbong Marcos, ngayon ay President Marcos. At si Sara, Vice President. At ang survey, mga kaibigan, hindi mo yan pwedeng panhawakan. Marami nang napatunayan ang number one sa senatorial candidate, hindi nagiging number one pagdating ng eleksyon. Yung pagiging number one sa survey ng presidential election na estimate ganitong karami ang boto, ganitong karami ang susuporta, hindi rin nangyayari sa actual na election or election day. After election, malayo yung resulta ng survey. Ang survey po, kumbaga sa ano, yan ay bihikulo lang. Magiging guide lang yan. O maaaring ito'y nagagamit lang propaganda, pampakondisyon sa tao, or pampalakas ng loob sa kandidato at supporters. Pero inuulit ko, pasintabi na sa mga company na ang business ay mag-survey, sila mismo, nakakausap ko sila, na-interview ko sila sa telebisyon. Kumbaga sa pag-asa, ang survey ay forecast lang. Di ba ang pag-asa, pagka masama ang panahon, ang forecast nila, pwedeng ganitong kalakas ang bagyo, pwedeng tamaan ng ganito. Pero sa aktual, na pagdating ng typhoon, lumilihis, lumalakas, sumihina, or minsan hindi doon sa lugar na sinabi na forecast ng pag-asa. Ganon din ang survey. Forecast lang yan. Hindi sinabing ikaw ang number one, ikaw na yung pangulo. Number one, ikaw ang siguradong panalo. Hindi ganon. Pero yung pala ang pinagbabasihan ni Sara Duterte. Kaya doon sa interview nitong nakaraang araw lang, ang sinasabi niya, noong 2022 pa, siya na daw ang presidente. Kaya pala itong kanyang mga ginagawa ngayon, kung inyong mapapansin, ang piling niya, siya yung hari-hari. Ang piling niya, siya lagi ang tama. Ang piling niya, wala kayo. Ako ang number one. Wala kayo. Ako ang makapangyarihan. E samantalang, ang kasalukuyan niyang posisyon ay pangalawang pangulo lang. Di ba? So yan po yung malaking pagkakaiba na ang piling nila, sila yung masusunod. Ito namang mga supporters, lalo na yung mga DDS vlogger, mukhang sa bagay, hindi naman talaga sila lehitimong media. Ang lehitimong media, yung mga may background sa journalism, mass communication, hindi talaga sasama yan sa destabilization. Hindi talaga sasama yan sa papababagsak ng gobyerno or paninira ng personal sa gobyerno o gagamit ng mga lingwaheng below the belt at unprofessional, unbecoming sa isang government official or isang tao. Hindi gagawin nyo ng mga lehitimo na media. Ang gumagawa lang nito, tandaan nyo, pag nakarinig kayo ng mga vlogger na ang dating ay masyadong atat at personal ang batikos at masyadong makaduterte, galit na galit sa mga Marcos, yan ay hindi ho talaga media. Yan ay mga vlogger na ang kanilang ginagawa ay maging tagapagtanggol lang nung kalaban ng Estado.
o maging kakampi. Actually, yung ibang vlogger sumasama pa sa rally. Anong personalidad ng mga yan? Ah? Nagpapakilala kayong media influencer, kayo'y nagbabalita, pero kayo ikasama sa rally? Ano yun? Anong kredibilidad doon? Tapos nagpapabagsak din kayo ng gobyerno? Yan ang malaking-malaking pagkakaiba. Kaya tama lang, dito sa controversial na pinag-uusapan, isomon, tanungin, imbestigahan, at pag may ebidensya at may kinalaman, kasuhan din yung mga vlogger. Yan ang iso ngayon, kaya nanggigigil yung mga vlogger na identify na Maka Duterte na isinomon ng NBI para tanungin dun sa press conference ni Sara Duterte na nagmumura, napakalutong ng pagmumura, at nagbanta sa buhay ng Pangulo, First Lady, at saka ng Speaker of the House. Kaya nagwawala yung mga Duterte vloggers kasi bakit daw yung karapatan nila? Anong karapatan? Ang karapatan ay may hangganan. Diba? Yung pagmumura, personal na mga pag-atake at banta sa buhay ng Pangulo, hindi yan parte ng kalayaan o demokrasya. Yan ay merong pananagutan na sa batas. Kasi ang pagbabanta ay krimen. Ang pagmumura, unprofessional. Diba? Unbecoming sa isang government official. Diba? At yung pag-uutos at may inutusan na nag-commit na gagawin niya, crime yan. Papunta sa crime yan. So, hindi yan parte ng demokrasya at kalayaan. Yan po yung ating justification. Ang parte ng kalayaan at demokrasya, maghayag ka lang ng iyong mga grievances, ng iyong mga hinahing sa tamang pamamaraan, tamang lingwahe, tamang venue kung saan kayo sa mga plaza mag-rally, sa mga Freedom Park mag-rally, okay yan. Pero sa mga public places na may istorbo ang publiko, bawal din yan. Yan po yun eh. Kung hindi nyo alam, talaga sasabit kayo. At yun kung kayo ay maging kasapakat ng scripted na press conference o kayo maging kasapakat, naging bahagi kayo ng inyong mga tanong sa pepeding rebellion o sedisyon na pinag-uusapan doon sa inyong mga resource person o guest o speaker sa mga press conference, natural lang na maging bahagi kayo ng investigasyon. Kasi nga kung scripted o kasama kayo sa drama, meron niyang accountability. Kaya kayong mga vlogger na nag-iiyakan ngayon, nagagalit at kayo inisinusumo ng NBI o pinagtatanggol ng iba dahil mali daw at malupit daw itong gobyernong ito, pagka kayo ang gagawa ng labag sa kapwa, pagka kayo ang gagawa ng labag sa gobyerno o bumabanat ng personal sa gobyerno, tama kayo, ganon. Pero pag pinapairal ang batas dahil sa posibleng inyong violation, sasabihin nyo malapit ang gobyerno, kababawan talaga ng inyong kaalaman yan. Itong aking mga channel, especially ito, Mike Abe Opinions, at kahit yung aking isang channel, MA Pinoy TV, by the way, pakilike and share po ninyo ang ating mga video. Good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng ating mga nanonood, nakikinig, atin hong palakasin pa ito. Samahan po ninyo ito. Okay? So, malinaw na ngayon, pure, personal, atat, maghawak ng kapangyarihan. Atat na atat sila na bumalik sa kailang kapangyarihan. Ang akin pong isa sa mga analysis at opinion dito kung bakit ang mga Duterte gustong-gustong makabalik sa kapangyarihan. Kasi nasukol na. Nasukol na, natumbok na ng ating gobyerno ang mga maling ginagawa. Tulad ng posibleng pagkakasangkot sa graft in corruption, malversation of public fund, or may pagka-plunder nga. Lalo na po yung controversial na 612.5 million sa Office of the Vice President at saka po dun sa Department of Education nung sekretary pa dyan, si Sara Duterte. Kasi malinaw na yung volume ng nakakalulang 125 million, apat na beses nag-withdraw, isang kalahating bilyong piso yan. Napunta lang kung kani-kanino na hindi malinaw. Mga bogus, kaduda-dudang acknowledgement receipt na ang tumanggap ay si Mary Grace Piatos at saka si Cocoy Villamin at iba pa. Yung 4,000 acknowledgement receipt, hindi pa nasusuring mabuti ng Blue Ribbon Committee ng Kongreso. 300 to 400 pa lang ang nasusuri nila. Halos pare-parehas ang acknowledgement receipt. Ay paano kung mabulgar lahat yung 4,000 acknowledgement receipt na hawak na ngayon
ng Blue Ribbon Committee na galing sa Commission on Audit o COA. At yun naman ay napunta sa COA dahil yun ang isinumite, yun ang justification ng Office of the Vice President kung saan nila ginamit ang 612.5 million. Ayun ang tinatanong eh. May resibo, may pagpapatunay. Kailangan lang alamin kung totoo ang resibo ng acknowledgement receipt. Ay doon pa lang, nagwawala na si Inday Sara Duterte. Ah, nagdadrama na yung mga testigo na biglang pagka naiipit, nakakasakit, nahihilo, na-hospital, sumasakay ng wheelchair, nako-confine. Pag kinontent, eh, nagiging gulay, nakala mo yung wala ng buhay, pero malakas naman pagka may mirong media, may cameraman. Di ba? Puro drama eh. Yun ba yun? Yun ba yung inyong pinaglalaban ng mga maka-Duterte at maka-anti-Marcos? Ha? Pagtakpan ang pera nating lahat? Hindi lang pera ito ng mga Marcos supporters at ng mga silent majority ng mga Pilipino. Pag people's money, pera nating lahat. Kayong maka-Duterte, parte rin kayo na may-ari ng pera ng gobyerno. Ay bakit okay lang sa inyo na magamit ito ng hindi malinaw kung saan pinagamitan at ipinagtatanggol pa ninyo? Ano yon? Di malawakan talagang sabwatan kayo. Para lang ipagtanggol nyo ang mga Duterte sa tingin naman ng iba, hindi naman ho tamang pamamaraan at style. Ngayon, pikon na pikon kayo. Dinadaan nyo sa mga malulutong na mura. Ah, personal na atake. Pagbabanta sa buhay ng Pangulo. O, edi meron na kayong pananagutan. Parang ang dating sa inyo, opinion lang naman ito, parang ang dating ninyo, guilty kayo. Parang, binigyan ka ng pera, nung magastos ang pera at hindi nyo may paliwanag, dinadaan nyo sa ibang iso, dinadaan nyo sa galit, dadaanin nyo sa personal na atake. Anong klase yun? Yan ba ang gusto nyo maging leader ng ating bansa? Yan ba ang gusto nyo maghawak muli ng ating gobyerno? Wala ba kayong kadala-dala? Nung Duterte administration, malinaw na ang karapatang pantao ay naglulumiyad, until now, umiiyak ang pamilyang Pilipino, 30,000 more or less ang nawala sa kanilang operasyon na malinaw na paglabag sa karapang pantao dahil hindi nagkaroon ng due process. Until now, walang malinaw na kaso dito sa ating korte para mabigyan ng hustisya ang mga naging biktima nila. Ngayon, nandun lahat yun, karamihan sa International Criminal Court. Pati ICC, kinagagalitan nyo. Pati ang gobyernong ito na hindi nga kumikibo dahil ayaw nilang sumali dyan sa ICC, nagagalit pa kayo. Diba? Diba halatang halata? Tapos gusto nyo ibalik yung kanilang grupo? Kayo gusto nyo bumalik? Anong gusto nyo? Ituloy-tuloy nyo ang paglabag sa karapatang tao? Aba, hindi pwede yun. Yan ang dahilan kung bakit kahit anong inyong panawagan, kahit inyong gawin, kayo-kayo lang yun. Hindi sasali, hindi sasama ang matitinong Pilipino. Hindi sasama ang mga professional na Pilipino. Ang mga busy sa trabaho, pag-aaral at negosyo, maayos na buhay, hindi sasama sa ganyan. Kasi ang inyong mga pinanghuhugutan o ang inyong mga dahilan kung bakit kayo ay nag-aaklas, bakit gusto niyong palitan ng gobyernong ito, masyadong personal, hindi pang-national, hindi pang-bayan. Katulad ng sinabi ko, pera ang pinag-umpisahan nito. Sasabihin pa ni Sara Duterte, hindi daw sa kanila nagsimula ang gulo. Ang nanggulo daw ay yung pangarap sa kanila. Hindi kayo hinaharas. Tinatanong ka lang saan mo dinala ang pera ng bayan. Harassment ba yon? Ha? Eh kung ikaw, nagbigay ka ng pera sa anak mo, tapos nagastos ng anak mo, pag tinanong mo sa anak mo, saan mo anak dinala yung pera? O sasabihin ng anak mo, mami, hinaharas mo ako. Tama ba yon? Di ba hindi? Yun ang ginagawa ngayon ni Sara Duterte. Hindi daw siya nag-umpisa ng gulo kung hindi daw itong gobyerno ito dahil hinaharas sila. Sa anong paraan hinaharas kayo? Gusto nyo huwag nang itanong? Huwag nang malaman ng taong bayan kung saan mo ginagastos ang intelligence fund at confidential fund? Ganun ba? Para saan ba yung 16 million para dun sa pagbabayad sa safe house? Para saan ba yung safe house? Na gumagastos tayo ng 250,000 pesos per night. Meron pa ngang safe house na 1 million ang ginastos. Kaya nga yung 16 million para sa safe house ay naubos lang ng 11 days. Oh, tatanungin ng taong bayan yon. So, magitan ng House of the People, House of Representatives,
in aid of legislation. Kung saan mo ginamit? Harassment ba yan? Baligtad talaga, ano ha? Ayan ho ang pinapalabas ni Sara Duterte. Siya daw ang hinaharas eh. Sa kanila, sa gobyerno daw ito nag-umpisa yung gulo ng puwang politika. Hindi. From day one kayo, bago ka nag-ingay, Sara Duterte, yung tatay mo, dating pangulo, yung mga kapatid mo, at yung inyong mga followers, ikaw ay membro pa ng gabinete, sekretary ka ng Department of Education, grabe na ang pagmumura, panlalaay, pambabastos kay Pangulong Marcos na kung ano-anong below the belt ang sinasabi at nanawagan pa nung araw pa resign Marcos dahil sa kanilang, sa inyong paniniwala, wala kang ginawang pagtatanggol kay Pangulong Marcos. O, di ba? Tapos nung ikaw ang imbestiga na, di ba? From day one, nangaharas na yung pamilya mo. Pinipersonal na ang gobyernong ito. Hindi mo ba nadinig yun sa Sara Duterte? Tapos ngayong ikaw ang inimbestigahan, sasabihin mo, hinaharas ka. Ay, nako. Iyan ang mahirap eh. Ginagawa nyo, hindi nyo alam. Okay? Nagsasalita kayo, mukhang hindi rin nyo alam. Panlilin lang yon. Ay, ang channel na ito, hindi nyo malilin lang. Kasi nakatutok ako sa mga nangyayari from day one until now at sa mga darating na araw. Kaya again, kayo pong mga nanonood, magsusubaybay, supportahan nyo ako. Sasabihin natin ang totoo rito. Ngayon, sino ang nanlilin lang? Nakuha nyo? Nakuha nyo, mga kaibigan? Sino ang nanlilin lang? Ang gobyerno nito o yung Maka Duterte? O silang grupo? From day one, sila yung banat ng banat. Wala kang madinig kay Sara kung ano ang kanyang posisyon. Wala siyang pakialam kahit na binabanata na si Pangulong Marcos. Noon ay may unity pa. O, nung siya nga ay imbestigahan at tungkol sa confidential fund, o, nagwala na. Ah, iba na yung kanyang treatment at pananalitado sa Kongreso na parang pati yung Kongreso gusto niya sapawan. Parang ang feeling niya, oy, Vice President ako, kayo congressman lang. Ay, hindi pwede yun. Nasa batas yan. Mayroong co-equal government, separation of power, or mayroong three branches of government. Yung executive department, legislator, at judicial body. Ayan, dating ni Sara, ang feeling niya, Vice President ako, under ko kayong lahat. No. Lalo na ngayon. Sabi nga ng Pangulong Marcos, hindi ka na bahagi ng kanyang gobyerno. Ano ba sabi ng Pangulo ng isang araw? Hindi ka na importante. Unimportant. Unimportant na raw si Sara Duterte. Bakit daw i-impeach? Nakita niya. Ang tingin ng Pangulo, hindi ka na importante. Kasi ang sabi ng Pangulo, hindi ka na member ng gabinete, wala ka nang kinalaman sa Marcos administration. Totoo yun. Kasi ang Vice President, pag hindi member ng gabinete, wala naman trabaho yan. Walang say yan. Hindi yan kasama sa mga meeting. Hindi na yan kasali sa anumang mga programa. Hanggang Vice President ka lang. O, di ba? Ikaw yung humiwalay eh. Ikaw yung pamilya mo ang dahilan. Tapos ngayon, sisisihin ang gobyerno. O, di ba? Nanlilin lang na naman kayo. Kaya kayo pong mga kaibigan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa buong mundo, maging maingat po tayo. Suriin yung mabuti. Mga vlogger, mga leader nila, mga nagsasalita sa mga press conference, interview sa social media at kung ano-ano, alamin nyo kung anong pagkatao nila. Iulitin ko, ang pagmumura, personal na issue at saka pagbabanta sa buhay ng Pangulo, hindi yan parte ng kalayaan. Yan ay mayroon ng pananagutan. Kasi national security, threat sa national security ng bansa ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Threat sa security ng Pangulo, ng First Family at ng Speaker of the House. Yan po ang pinanghuhugutan. Kaya, ang gobyerno may karapatan na. The whole government approach na mag-imbestiga. Actually, hawak na po ng NBI at ng Law Enforcement Agency ang lahat ng ebidensya. Binibigyan na lang ng pagkakataon si Sara Duterte at saka ho yung mga vlogger na posibleng may kinalaman dito sa destabilization. Dahil yan ang parte ng rule of law. Ang sarap ng buhay nga ni Sara eh. Nung unang invitation, hindi dumating. Tapos pinagbigyan pa ng mahabang panahon, December 11 pa ang susunod na inaasahang dumalo ang Vice President. Pero balita ko, hindi pa rin. Kasi ang ginawa ni Sara, sinadyang hindi magpunta ron, pero nangihingi siya ng advance question. Saka nakakita? Suspect siya sa destabilization? Yung nag-iimbestiga, hinihingan pa ng advance question. Ano yon? Ganon kataas ang pride niya. Napaka, ano tawag dito?
Walang karespeto sa law enforcement agency. Kahit vice president ka, susunod ka sa mga investigador o law enforcement agency. Kasi ang trabaho ng NBI, mag-imbestiga. Hindi yan pwedeng ibaliwala kasi sila ay merong authority under the law. Lahat ng klaseng batas. Kaya nga sila NBI, National Bureau of Investigation. Ayan po. So, any comment, reaction, malaya po kayong makapagbigay ng mga pahayag. Okay? Pasensya na kayo, hindi ko muna nabanggit ang inyong mga pangalan. Pero mahalaga, eh, alam ko naman nandyan po kayo. Last Saturday nga, nung mag-live tayo, mahigit na 48,000 yung ating nakasama ng live. Eh. So, please like at saka ho, pakishare po ninyo itong ating mga pinag-uusapan sa aking mga channel.